NBA Talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mintes ng mga videos natin. First, si Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers will be out and definitely due to a broken finger. So, naghahanap ang Cavs ng replacement big man. They've signed a 7'2 center, Moses Brown, to a 10-day contract. Huli natin siyang nakita sa Dallas Mavericks. He averaged 3.1 points and 2.3 rebounds, shooting 54% from the field while only playing 6 minutes per game. Winave siya ng Dallas nitong February para magkaroon ng space sa Kristaps Porzingis trade. Mas naging kilala ito sa NBA ng time niya sa OKC Thunder. In 43 games, nag-average ito ng 8.6 points, 8.9 rebounds, and 1.1 blocks per game. Meron siyang best game versus Boston Celtics kung saan he posted 21 points and 23 rebounds. So, nagka-interest sa kanya yung Celtics. Dito siya trinade ng OKC kasama si Al Horford at ilang picks para kay Kemba Walker. And then, Boston shipped him to Dallas na akala natin i-develop ng Mavs. Pero ngayon, dito sa Cubs, tingin ko naman bibigyan siya ng opportunity. Mostly, yung team is well-balanced. Guards and bigs yung system nila. So, good luck, Moses Brown. Next, the 76ers versus Nets. It was a perfect game for Brooklyn. Hindi lang sa tinambakan nila ng 29 points, but their former teammate na nagdemand ng trade is mukhang wala sa wisyo sa larong ito. James Harden with only 11 points, shooting 3 out of 17. And in this game was a testament na delikado talaga sila kapag kompleto. Tipong 8 seed sila, pero kung ikaw yung first or second seed sa East, gusto mo ba silang makaharap, di ba? Kahit pang malakasan na yung ginawa ni Durant, sinabi niyang regular game lang ito na kalaban ang 76ers. 25 points, 14 rebounds, and 7 assists. Irving with 22 points, 5 rebounds, and 4 assists. But the big surprise in this game, actually hindi naman talaga surprise dahil lang siguro sa storyline. Kasi sinama sa trade si Seth Curry. 24 points, shooting 10 out of 14 from the field, including 4 splashes. Samahan mo pa yan ng 5 steals. And grabe yung fans ng Philly sa larong ito. Pre-game pa lang sobrang disrespectful na kay Ben Simmons. Nakalimutan nyo atang hindi kayo makakarating ng East Finals kung wala si Ben. Kung hindi lang sana na-shoot ni Kawhi yung buzzer beater, malamang it was a different story. Naging fuel kay Durant at Irving yung fan na sumisigaw ng F Ben Simmons. Dumakdak si Durant and then Irving hits a back-to-back 3. Overall, it was a solid performance from the Nets. Sana talaga mabalik na si Kyrie Irving bilang full-time player. The NBA is something else, ba? Diba? Ang daming story na aabangan, lalo na yung pagbabalik ni Ben Simmons. Man, you gotta love NBA so much. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.